ng 19, nagbuhat ang Disyembre. Nang magsimula ang coronavirus sa Wuhan, China, doon ko nakita ang tunay na malasakit at tapang ng mga Pilipino. Sa gitna ng isang pagsubok, nasilayan ko ang tunay na damdamin. Nagkaisa pagtulong sa ating kapwa, pagmamahal ng mga isa. Bangon Wuhan, tayo'y magsama-sama. Ready na kami. Bangon Wuhan, tayo'y magkaisa. Anumang lahi ay huwag natin isipin. Magandang araw mga kalahi, ito po si Joel Chavez ng Kalahi-PH. Kung inyo pong natatandaan, kung napanood nyo ang una kong video, ay tinalakay ko doon ang tunay na sitwasyon naming mga OFWs dito sa China. At ipinakita ko rin po doon ang datos ng panahong yon kung saan mga probinsya o syudad ang nagkaroon ng infected ng virus. At ganun din kung gaano karami ang bilang. Ipinakita ko rin po doon ang maikling video clip ng kung ano talaga ang tunay na sitwasyon ng mga Pilipino sa siyudad ng Wuhan. At nakita naman natin na sinasabi nila na sila mismo ay maayos lamang doon. At ang update po ng video na yon ay bago magtapos ang buwan ng Enero. Sa pagkataon pong ito ay gusto kong bigyan kayo ng update at minabuti ko o pinili ko na gawing Tagalog para sa ganun na rin sa mga batang pwedeng makapanood ng video ito. Sa pagkakataon pong ito ay pinili kong magbigay ng personal kong mensahe ayon sa kung ano ang nararamdaman ko dahil na rin sa mga bali-balitang natatanggap namin mula dito. So sabihin na natin ito ay sa pamamagitan ko, subalit sama-sama na rin dito kung ano ang nararamdaman talaga ng mga Pilipinong nandito sa China. Simulan po natin sa tanong na, dapat ba kayong matakot dyan sa Pilipinas sa coronavirus? Ang sagot po ay oo at hindi. Bakit hindi? Eh kasi malayo naman po kayo dito sa China. Wala po kayong direct na contact sa mga taong merong o sa mga taong apektado ng virus na ito. Nakakatawa lang isipin na kung titingnan ay nagiging overacting po tayo dyan sa Pilipinas. Kasi kahit may mga balitang nagsasabi o kahit may mga Pilipino rin na naghatid ng balita sa kanilang mga pamilya na sinasabing maayos naman kami dito at hindi kayo dapat matakot, eh, ang dami-dami pa rin naglalabasa ng mga balita at nakaka-apekto siyempre sa ating mga damdamin tulad halimbawa ng mas matinding pag-aalala tungkol sa sitwasyon namin dito. At ganun din, kung ano ang dapat niyong gawin dyan sa Pilipinas ay sabi ko nga kanina, nagiging overacting. At yan po ay katulad din ng mga nararamdaman ng maraming Pilipino dito sa amin. Kaya mas nagiging mas matindi, alam po natin na ito ay dahil sa social media. So, hindi po kayo dapat matakot kasi wala namang kayong direct contact sa taong merong virus. Lalo na yung mga nasa probinsya, wala kayong dapat katakutan dyan kasi hindi naman kayo nag-travel, malamang hindi naman kayo nag-travel by plane or sabihin na nating by bus. Wala naman kayong ginawang paglalakbay na ganon, o siguro naman ay wala kayo diyang bisita na nag-travel din by plane or by bus or by train.
kung wala naman kayong kilalang tao na nanggaling sa China, lalong-lalo na, ay huwag dapat kayong mangamba. Sapagkat hindi naman magta-travel ang virus ng ganun kalayo kung walang carrier, kung walang nagdadala. Well, naiintindihan ko kung magkakaroon kayo ng takot, pero siyempre, isip-isip din, dapat ba talaga kayong matakot? Siguro yung mga nasa siyudad na marami ka siyempre yung mga taong makakasalamuha dyan at gumagamit ka ng mga pampublikong transportasyon. Lalo na kung makakita ka ng mga dayuhan, posible, pwede tayong mag-ingat. Pero sana naman ay huwag yung parang kayo na mismo ang nagbibigay ng matinding takot sa sarili nyo na baka ganito-ganyan. At sasagot po na oo din, oo, dapat din tayong matakot, pero dapat lang ay bigyan natin ang sarili natin ng pag-iingat. Ganun lang, yung takot na dapat mag-ingat kasi kahit saan naman pwede itong mangyari kasi virus ito. Yan ay galing sa madumi. Ang nakakapanghina lang dito at medyo nakakainis kasi marami na rin sa atin yung mga feeling natin ay ang linis-linis natin na makakita lang tayo ng mga incheck lumalayo or nag-freak out na agad kayo. Wala po sanang ganun kasi kawawa din naman yung mga incheck. Lalo na may mga incheck tayo dyan na dyan na mismo naninirahan sa Pilipinas, hindi ibig sabihin porque incheck ay carrier na ng virus. So ano-ano bang mga puntos ang dapat nating tingnan sa sitwasyon ngayon na meron tayong pagkalat ng virus na ito? Unahin po natin yung kami mga nandirito sa China ay hindi kasing takot ninyo. Kami actually dito nabuburo lang kasi wala kaming trabaho, nandito lang kami sa bahay, malamang talagang nakakaburo yun. Pero kayo yung wala kasi dito, kayo ang mas takot. Naiintindihan ko yun kasi nga hindi nyo talaga nakikita yung actual na sitwasyon. Kami dito, ang nakikita lang naman namin kapag lalabas kami ng bahay, parang ang ghost town. Halos walang taong naglalakad, halos walang taong lumalabas. Pero, yun po ay para sa kabutihan ng lahat. Kasi nga, kapag maraming lumabas na tao, yun ang magiging dahilan ng pagkalat. Kung sino man ang merong ganong virus, ay madaling maikalat. Pero, dito po ay safe kami. So, lalabas lang kami kapag kailangan naming bumili ng pagkain. Iniiwasan namin ang paglalakbay at syempre dito naman talagang limitado na rin ang takbo ng mga trains at ganun din ang mga eroplano. Kung kaya't nagagawa naman ang sabihin natin na talagang ligtas kaming mga nandirito. Kung kayo namang nandyan, masyado namang nagre-react, oo, sabi ko nga dun sa una kong video, hindi natin maiiwasan na mag-alala. Pero yung pag-aalala natin, dapat lang na ilagay din natin sa tama kasi ang nangyayari, lumalabas, tayong mga Pilipino dyan ay nagiging racist, which is napaka-unfair naman para sa mga incheck. So, unang puntos po, hindi kami kasing takot ninyo dyan sa Pilipinas. Ikalawa, siguro OA na reaksyon ng mga tao dahil sa social media. Kasi kung tutusin, nangyari na rin naman ito ay base sa katotohanan, syempre. Nangyari na rin noon na magkaroon ng mga ganitong viral or pagkalat ng virus tulad ng SARS. Hindi tayo masyadong nag-alala sa panahon na yon. Pero napakarami ng apektado rin. Dahil sa panahon yun, wala pa tayong Facebook, wala pa tayong hindi pa, sa pagkakaalam ko, ang YouTube ay hindi pa rin nun matunog o siguro talagang wala pa. I could be wrong. Pero sa ngayon, ang dami-dami ng mga pwede nating
paglagyan ng ating mga balita na ang kung minsan naman ang iba ay merong mga sariling intensyon para lang kumita yung kanilang mga posts. Kung kaya kahit hindi sila sigurado sa kanilang mga balita ay sige na, naglalagay sila ng mga video na makakatawag atensyon na ang nagiging dahilan naman ng pagiging yun, matinding pag-aalala natin, nervyos, takot. Sa yun, sana iwasan lang din natin yung pagiging OA. Alamin natin kung ano yung tamang reaksyon, suriin natin yung mga makukuha nating balita. Ito ba ay galing sa legit o lehitimong or dependable na mamamahayag or kahit sabihin nating pribadong tao, siya ba ay mapagkakatiwalaan? Lehitimo din ba ang kanyang pinagkuhaan ng balita? Kaya siguro panawagan ko rin sa mga nasa media o yung mga taong tinatawag nating influencer, sana kayo naman ay maging sana kayo po ay maging responsable din na sana ang ibibigay naman nating balita sa tao, sa kapwa natin, yung hindi sila hindi mapaglalaruan yung kanilang isip at kanilang damdamin. Sana yung totoo lang. At kung talagang gusto niyo makatulong at na kumikita rin naman kayo, maging totoo lang tayo. And sa pagkakaalam ko, syempre, yan ay nasa pulisya din ng pamamahayag na dapat ay may katotohanan at tama ang ating ibinabalita. Ganon din sa mga influencer sa publiko, sapagkat kayo ay mga kilala na at pinaniniwalaan, sana naman ay maging responsable din kayo na tama lang din ang balitang ibibigay. Oh, meron pa akong minsan, meron din ako nakita sa TV mismo na ginagawang biro yung tungkol dito sa virus. Nakakita ng singkit, nagtawanan, lumayo kasi ay incheck ito. Hindi dapat ganun eh, kasi nagiging racist na tayo. Oo, nakakatawa malamang sa ibang tao, pero sa totoo hindi eh, foul na yun eh. Foul na, kasi alam naman natin na hindi dapat ganun ang maging ugali eh, palibasa nakikita ng maraming tao, nagkakaroon sila ng maling pananaw tungkol sa sitwasyon, maling ugali tungkol sa sitwasyon. Siguro pag-usapan din natin, isang puntos din dito yung ano ba ang ginagawa ng gobyerno ng China? Sila ba ay responsable? Opo, wala po kaming masasabi sa gobyerno ng China, sapagkat talagang ginagawa nila ang lahat ng paraan upang mapigil ang pagkalat ng virus. Of course, kung nag-aalala ang buong mundo, mas lalong mag-aalala ang bansang ito sapagkat nandito sa kanila ang problema. Kaya nararamdaman naman namin at nakikita namin na ginagawa nila ang kanilang the best para talagang masugpo ang pagkalat. At ano naman po ang masasabi natin sa ating gobyerno? Sa ganang akin po, ay tama lang naman na of course ang gobyerno natin ay proteksyonan ang masa, proteksyonan ang ating mga tao na huwag kumalat ang virus, huwag makarating dyan sa atin, do nagkaroon na rin nga. So naiintindihan namin kung mayroon tayong direktiba o mayroon tayong ngayong utos galing sa Pangulo na itigil ang o pigilan ang pagdating o pagpasok ng mga incheck sa ating bansa. Tama din po yan, kasi naman syempre pag-iingat nga. Ang nakakalungkot lang po sa sitwasyong ito ay kaming mga nandirito pa sa China, tulad ko na may planong umuwi, parang mas pipiliin ko na lang na mag-stay na lang dito at manalig na matatapos na ang problemang ito, sapagkat eto nga, nagpaplano kang bumili ng tickets, pagtingin mo, canceled na rin ang flight sa mga malakihang paliparan sa mga siyudad dito. Tapos, syempre, pagdating dyan sa Pilipinas,
14 na araw kang iku-quarantine. Naiintindihan ko rin yun kasi syempre para sa kaligtasan ng mga pamilya, ng mga OFWs. Pero yun nga, tulad ko, mas pipiliin ko na lang na mag-stay muna rito kahit sabihin hindi bayad o walang kinikita. Ang isang puntos pa ay dapat naman ay walang bashing, walang pandidiri, walang hatred. Sana po we just spread love. Ganun na lang. Kasi ang nangyayari, dahil sa sitwasyon, nagkakaroon tayo ng kulay ng mga Pilipino na tayo'y racist. Sa pagkakaalam ko, no, sa mahabang panahon, tayo po ay hindi racist. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa pagkalat ng mga balibalita, ang nangyayari, tayo na nga ngayon ang bansang nagiging racist. Ginagawa nating masyadong nakakatakot ang imahe ng China, ang mga incheck, nilalayuan natin, kahit siguro yung mga incheck na nandyan na naninirahan sa atin, pinandirihan na natin, iniiwasan na. Ito, ito lang masasabi ko. Ako po ay nagtatrabaho dito sa China sa 15 taon na. 15 years na ako ditong nagtuturo. 15 years na ako ditong naninirahan. At bakit po ako nagtagal ng ganitong kahabang panahon? Ito po ay sa dahilang napaka-safe namin dito. Kung ikukumpara ko sa ating bansa, mas gusto kong tumira dito dahil sa kaligtasan. Kung sa dahilang sa kaligtasan, dito po ako titira. Kasi ito yung lugar na kahit maglakad ka sa kalye, hawak mo ang cellphone mo o kung anumang gadget mo, wala kang pangamba na baka mayroon sa'yo magnakaw. Wala kang pangamba na baka bigla ay meron kang may tututok sa'yo at hold upin ka. Wala. Pero sa Pilipinas, pag ako pumupunta, pagbaba pa lang ng airport, nangangamba na ako. Baka makilala nila na ako'y isang nag-ibang bansa at isipin maraming pera. Hold up. Kahit sa taxi pa lang, makakaramdam ka na. Maraming mga, may mga taxi driver na gago din. Yan. Pero dito po sa China, hindi. Ang babait nila. Sila ay mga matulungin. Sila ay, of course, may mga differences. Meron din tayong mga masasabing hindi maganda. Pero hindi na natin kailangang palakihin pa. Kasi walang perpektong tao, walang perpektong lahi. Pero kung sa kaligtasan, kabaitan ng mga taong ito, sila po ay mababait. Kaya sana wala nang ganong bashings na kasi ganito kayo, ganyan sila, sa pagkain kasi ganyan, sa kalinisan kasi ganun din. Eh tayo din naman, may mga dugyot din naman dyan sa atin sa Pilipinas, hindi rin nawawalan. Oh. Kung kaya nga po sa pagkakataong ito, gusto ko namang ipagtanggol ang mga incheck. Kasi, well, hindi lang naman buhay ko ang nabigyan ng magandang, well, sabihin na natin, ginamit sila ni Lord para i-bless ang buhay ko. Sa trabaho, marami din dyan, may mga Pilipino din naman na nag-aaral dito. At pagkatapos, syempre, business. Eh, ang dami-dami natin dyan sa Pilipinas na kumikita na ang mga produkto ay galing dito sa China. Karaniwan ng mga ginagamit natin dyan, galing sa China. So, ang mga incheck po ay malaking bahagi na rin ng buhay natin. Kung kaya't sana naman, magkaroon tayo ng mas malalim na pagtingin sa sitwasyon na hindi sila pandidirihan o hindi sila kasusuklaman dahil sa sila ay incheck. Ano bang ekstrang, o sabihin na natin, positibong bagay na makikita natin sa sitwasyong ito? Sa akin po, ang isang positibong nakikita ko ay naturuan pa tayo ng sitwasyon ito na maging extra clean. Ayan, kasi yun nga, sa pag-overreact natin, nalaman natin na kailangan pala mas madalas tayong maghugas ng kamay kapag ka alam nating madumi, kung tayo uubo or
sisi na, dapat ay hindi naman sa harap ng tao, or dapat gumamit ng tissue paper, something like that. So, ang positibo dito is, siguro mas natuto tayo ng tungkol sa kalinisan, at natuto tayo na ang pagiging dugyot ay hindi maganda sa buhay. Yan. Ang isang pinakang request ko lang po sa pagkakataong ito, na alam kong hinihingi din ng marami mga Pilipino dito sa China, ay ang panalangin. Ang kailangan po namin, kung kayo nag-aalala sa amin, ipanalangin niyo po kami. Ipanalangin niyo po kami sa ngalan ni Jesus. Ipanalangin niyo po kami na maligtas kami, na hindi nga kami mahawahan. At ipinalangin nyo rin po ang mga inchik na sana huwag nang dumami pa ang mahahawahan, at sana po ay matigil na ang sakit na ito, at wala na sanang marami pang mamatay. Sana lang po ay pagmamahalang ipakita natin, na unawain natin ang sitwasyon, at tayo naman ang bansa na sinasabing nag-iisang Kristiyanong bansa sa Asia. So, ang ipakita sana natin ay yung pagmamahal na itinuro sa atin ng Diyos, na kilala natin. So, ipanalangin po natin sila, ipanalangin po ninyo kami dito, at sa ngalan ni Jesus na matapos na po ang lahat, at huwag na rin kumalat ang virus sa buong mundo. Yun lamang po, at sana po ay mabawasan ang inyong pag-aalala, at huwag na kayong mag-react ng sobra-sobra, dahil kami dito ay maayos naman, at ang magagawa lang po talaga natin ay manalangin, magdasal po, na hingi natin sa Panginoon na tama na, at siguro naman ay may natutunan na rin ang bansang ito, kasi alam naman natin na sila talaga ang nagpe-persecute sa Kristiyanong paniniwala. So sana naintindihan nila ito. Yun po ang ipanalangin natin sa ating Panginoon. Maraming salamat po, mabuhay po kayo, at sana po ay kahit papaano ay may natutunan naman kayo sa video kong ito. Kung may namang mangbash sa akin, ay ayos lang din. Salamat, basta ako ay nasabi ko lang din po ang nilalaman ng aking damdamin. Ayan, salamat po, mabuhay po kayo, at subscribe naman dyan. Salamat. Tunghayan din po pala natin ang ilan pang mga balita na nakalap ko bilang update sa sitwasyon dito sa China. Noong 2019, buwan ng Disyembre, nang magsimula ang coronavirus sa Wuhan, China, doon ko nakita ang tunay na malasakit at tapang ng mga Pilipino. Sa gitna ng isang pagsubok, nasilayan ko ang tunay na damdamin. Nagkaisa pagtulong sa ating kapwa. Noong 2019, buwan ng Disyembre, nang magsimula ang coronavirus sa Wuhan, China, doon ko nakita ang tunay na malasakit at tapang ng mga Pilipino. Sa gitna ng isang pagsubok, nasilayan ko ang tunay na damdamin. Nagkaisa pagtulong sa ating kapwa, pagmamahal ng bawa isa. Bangunuhan, tayo'y magsama.
Bye.